nagawin nila yung ginawa ng Team Liquid dito na mag-off lane Phoenix sila. But akala ko nga pwede na nilang ibigay yung Phoenix eh kasi nakapag first pick Snapfire naman sila. Mm. Pero kasi parati pinipick out yun ng Beastcoast eh. Could be off lane, could be middle lane. Same goes with the Tiny. So, tsaka maganda when it comes to team fight ngayon yung Beastcoast. At least this time, meron silang Phoenix, meron silang Snapfire. Kanina kasi sobrang single target yung kanilang heroes. Diba? Wala silang pang, eh, Leshrac na ba this? Ayaw Leshrac. AM? Kanina, nung habang nagbe-break guys, na-mention ni KJ na, tingin ko may IO Leshrac naman makikita eh. Tingin ko ipipick na to. And possible kaya kasi IO nagpapakita na. Hey, Marcy. Why not? Coconut. Pwede maging 4, pwede maging carry as well para dito sa side ng Team Liquid. Magandang kapitan din yan ng isang IO. So, it all makes sense para dito sa Team Liquid. Hindi din sila kapos when it comes to somebody who's gonna bring down etong ang egg sa side ng Beastcoast, nandiyan si Marcy, so nandun din yung kanilang sustain, less nga lang yung kanilang disable, so which means mag dedepende sila dito nga ulit sa Pangolier with that ultimate. So, kailangan talaga hindi siya mauna sa team fight. Nakita naman natin yung nangyari kanina sa Team Liquid kapag nauunang namatay etong ang Pangolier. That is why he resorts with the Aeon Disc para maiwasan yung pangyayaring yun, which is a good item choice para kay Ninja kanina. Pero dito naman, Beastcoast trying to figure out kung ano ang kanila magiging fourth pick. Pero yung Team Liquid, ha, ang squishy nila lahat, parang bilis lang patayin yung four picks nila. Mm-hmm. But Beastcoast, they got that Ember Spirit, so possible Tiny, ano yung magiging role ni Tiny dito? Kasi tingin ko maganda talaga si Ember Spirit as a mid lane. Pwede siya maging 4 eh. Okay. 4 Tiny, then post 3 na Snapfire. Oh, then post 5 Phoenix. Mm-mm. Pwede din naman Phoenix 3, katulad ng ginawa ni Zai with the Meteor Hammer. And then support Tiny and Snapfire. So, sobrang flex ng heroes ng Beastcoast dito. So, yun naman yung maganda sa opening picks nila. So, kulang sila ng carry for Beastcoast. So, CK banned out by Team Liquid. They know na kahit meron tayong Pangolier, hindi natin paribigyan ng maagang momentum etong Beastcoast knowing the heroes na meron sila pwedeng mga rundown. So, Team Liquid banning out at CK. Okay, Terrorblade, wala na. So they banned out this Underlord thinking Marcy carry na nga yung Team Liquid. Mm. So si Mickey yung magma-Marcy dito with that Disruptor. Tapos, pero maganda din kasi yung pick na, I mean yung Underlord sa draft ng Liquid dito kasi dalawa yung global presence nila. Kumbaga, pwede lang silang magsama-sama with that Underlord Ultimate. So, I think that is still a good ban. And laning-wise, malakas din kasi yung Underlord eh. Wala silang pangpatay sa Underlord dito based on like sa four picks ng Beastcoast. So, good ban din yan for Beastcoast. Tsaka kailangan mo kasi mag-commit ng sobrang daming skills dito kay Underlord eh. And it's somebody na ang hirap lanean unless your hero would be Monkey King, Ursa. So, yeah, it's a good ban para sa kanila. And as for Team Liquid man, Faceless Void. To avoid the combo na pwedeng ipato ng Beastcoast with the Phoenix Egg plus yung Mortimer's Pieces. Yes. Na itong si Snapfire. So, wala din pamigil din yung Team Liquid. Actually, kaya maganda yung Ember Spirit pick ng Beastcoast. Kasi nga, halos wala silang panghuli kay Ember. Kapag nakapag BKB na, so kailangan na lang ng high damage basher as well para kay Pangolier para mahuli mo FNS sa Ember Spirit and Beastcoast last sila, so they might want to counter out yung last pick dito ng Team Liquid and Beastcoast. Sorry. Sige lang. May question kasi ako bago ko makalimutan. Tingin mo ba kailangan pumick ng Team Liquid dito? Nang yun nga kasi na-mention mo, wala silang panghuli talaga si Ember Spirit, which is true. Tingin mo kailangan nila kumuha ng offlane dito na may solid disable to stop this Ember Spirit sa clashes?
Yep, pwedeng pwede. Kasi most of the offlane heroes eh disabler. So, pwede silang kumuha nun and resort with, okay. So, Marcy offlane. Okay. Marcy offlane and, I think this is mid lane. SF? Mid lane SF. Pwede ba yun? Pwede. Mid lane SF, Zai with the Pangolier. So may, tapos sa Marcy carry. Pwede ba natin makita yun? Kasi SF versus Ember. Ember Spirit talagang lamon na lang ka sa SF sa may middle lane. Pero Pangolier, SF, Pangolier and Ember Spirit naman. And so-so yung magiging lane. Magiging buhay yung lane dito ng Ember. So, okay lang siya dyan. Pero if it's gonna be SF and Ember Spirit, kakabahan ka na. But so, it's going to be an Ursa pick for Beastcoast. I got the jet though. Yes, in the chamber. So, they'll be free. SF mid nga. Kailangan ni. So, Dark Mago dito. Discarte talaga laban dito sa SF. Lamang naman talaga kasi yung SF sa Ember. So, siguro ang gagawin lang ni Nisha dito. Well, Marcy naman yung carry nila eh. So, it's either kung magbibuild man ng Battle Fury to, si Nisha yung kailangan sumama dito ng sa Team Liquid. Pero, ang ayaw ko lang sa pick siguro ng Team Liquid. Okay, yes. Marami silang damage. Masakit yung damage nila. But, wala silang pupronta. Parang, ang papel nila lahat. Ni isa, walang tatank out ng damage na ibabato ng Beastcoast dito. Pero tingin ko kasi they prioritize us etong ang laning phase so with picking out etong ang si SF which they could stick around and play around more dito nga kay Nisha since kapag nanalo si Nisha sobrang lakas niya pero kapag hindi naman naging ganun ka-effective etong side ng Team Liquid eh malakas as a team fight when it comes to high mobility etong si Dark Mago magiging maayos yung kanyang galaw dito sa game na to. Lay, asan mo si Boxy? Dito na, Zai, na magtipi sa may middle lane in order for you na ma-stop yung aggression nila plus yun ngang Tiny na pwedeng dumalaw sa may middle lane. Alam natin kung gaano ka-vulnerable eto nga si SF kapag early. So, I think, pero this time, Liquid ka pa rin. Liquid pa rin. Liquid pa rin. Parang ganun na lang sinasabi ko. Okay. Parang liquid pa rin. Okay. Pero ako, I think this time mag-Beastcoast ako. Oh. Mag-game 3 ata to. Sabi nga ni Sir Mike na kanina pa sumasayo at nag-cheer dito na game 3 nga ang gusto. Pero tingin ko talaga Beastcoast, mas gusto ko yung draft nila. Maganda naman, malakas naman yung heroes ng Team Liquid dito. Pero yun nga, I agree with you na once kasi pag nakawawa nila tong SF, lalamang yung Beastcoast dito as 5 lang. Mas gusto ko yung batuhan ng skills nila dito. And on top of that, wala kasi silang panghuli talaga dito sa Ember Spirit. Pero eto, may mahuhuli na nga ata dito. Insane niya. He does have the Fairy Fire. Pero one more hit, aabot ba? Kaso makakatakbo at Dark Mago. Naku po, kailangan niyo tumakbo. But Nisha as well, dalawang mid lane ng 2 teams dito, mababa. Pero speaking of the mid, Nisha ang makakakuha ng First Blood. But he will die din naman to the hands of Stinger. But of course, that First Blood is brought to us by 747. Join our group or just kind of care ko dito sa gilid. Pero teka lang guys, kasi nagka-double kill na nga agad si Stinger dito. Mabilisan lang to na agad yung score ng Beastcoast. Lugi talaga sa ganong engagement eh. Itong Team Liquid, biruin mo, wala silang disables. Pero they manages to take down or get that first blood which is highly needed para sa isang mid laner, lalo na SF yan. So, okay, wait a minute. Sige, one mapapabalik. Stinger is here to help out his carry. I guess K1, meron naman nata siyang TP para makapag-TP siya dito sa may baba. Ganun lang nga ata yung gagawin niya. Pero ang hirap din kasi mag-lane with half HP laban dito sa Marcy. Pero these two supports. Gina G. Pero okay lang yan. Ursa naman, nasa lane na laban yung isang Marcy. Pero Nisha, having that advantage, tinulungan pa nga. Gosh, tinulungan pa nga. And Fairy Fire will be used, pero walang pake si Nisha because of that Shadow Raze damage na stack. Kaka-TP lang nun ah.
Alam ko nag-TP siya sa may Maybelline para makabalik eh. Naku, lakad matatag. Yun lang. Lakad nga. Ayun palang lugi na eh. Joseph. Yun palang lugi na. Talaga. Ang ganda ng pag-stay ni Insania dun, no? Kasi nga, di ba, inaano nila eh. Inaaning nila yung Ursa. So, thinking na, okay, kung di matitipi si Ursa, kung babalik yun, more damage. Pero instead, naabutan nila itong si Dark Mago sa may Maybelline. Tapos, na-zone out nila yung Phoenix as well. Si Phoenix yung nakinabang na lots of experience. Mm-hmm. So, I think Insania, mamamatay ba ata dito sa top lane? One more hit, Sacred ang makakakuha ng kill. So, that was a nice toss from Tiny. From Tiny. Ni siya? Pero, wala naman. Uy, teka lang. Parang kinakawawa ata yung mga cores dito ng Beastcoast. Una si Ember, ngayon si Ursa na naman ng mapawag-tripan. Pero Boxy with a sustains. At sobrang baba ng HP niya. Pero si Stinger pa nga ang matatakot dito. Kasi medyo masakit na nga yung suntok netong Marcy. But sa top lane naman, nako Zai. Actually, nag-swap pala sila ng lane kay Jane. Yun ko lang napansin. Yes, nag-swap sila ng lane. Dito. So, top lane itong si Zai. Kaya nilang parusahan. Itong ang si Marcy and Io. Pinaparusahan nila. Itong ang si Ursa na na-force out mag-tipis sa may bottom lane with the half HP. Kahit nasabihin natin kanina, lumamang sila with the trade. Kaso top lane. So, top lane, eto lalamang na naman yung liquid dito at parang magiging double kill pa nga ba, Schofield. Walang mana eh. Nakakatakbo pa naman siya. Okay. And low level pa naman si Zai. So, medyo matagal din yung cooldown ng skills niya. But, balik tayo dito sa bottom lane kasi nagkakasuntukan din. So, kahit sa ang lane, KJ. May suntukan. May suntukan. Naka-headdress kasi si Boxy eh. Tapos yung lifesteal din. Kahit sabihin natin, oy, okay, Ursa yan. Nandun yung kanyang Fury Swipes. Pero sobrang sakit ng damage. And nala-lifesteal lang. Or nare-regen out ni Mikkei and Boxy yung damage na dinidish out ni Ursa. Look at that. Oh, Ursa ka pala. Pero, Ursa, again. Oh, papalag naman eh. Bakit to? Papalag naman. Kailangan mag-back. Boxy, slow. There's the dive. And one more hit. Uy, killing spree killing na. Killing spree na si Stinger. Ay, naka-double kill din kasi siya kanina. Buti nandyan si Stinger. Kasi if weren't for him, makakapalo at makakapalo freely. Eto nga si Marcy. And you wouldn't want to deal with Marcy and Io sa lane. Kawawa si Ursa eh. Pero speaking of kawawa, hindi naman kawawa itong si Ember. He's doing great actually. Oh. Pwede na. Actually, yung nangyayari dito sa Ember Spirit. Although, expected naman talaga natin. Pero eto, insane niya. Kumukulit ka dito ka sa mid, edi papatayin ka namin. Very nice rotation from Schofield. At nakuha nila si Insania dito na patipan pang. Tingin ko nga kahit hindi na dalawan ni Insania, eto nga si Ember Spirit, kayang-kaya na ni siyang pahirapan. Yes. Etong si Ember eh. Pero since, yun nga, nandun siya just to help out his teammate, malay mo naman, much better din naman kung makakuha ng kill. At namamanage na din kasi ni Zai mag-isa sa top lane. So might as well give out that solo experience dito nga kay Zai at matulungan lalo etong si Nisha. This is their play eh, Liquid. They always play around Nisha. Mm-hmm. Pero si Miguel, nako po, is the sustain enough from Boxy K1? Tatakbo naman siya at hindi naman siya aabutan ng isa pang suntok nito ni Marcy. But si Stinger yung tumatapang dito at pumupronta no. Sa ngayon. Mm-hmm. Tamang uwi eh. Lakad matatag muna yung Ursa. Ang dami niyang mamimiss out. Mm-hmm. Levels, gold. Experience and gold sa may bottom lane. Yun lang talaga. Hindi mo kaya talaga ng suntukan kapag... Hindi tinama. Oy. Pero eto na. Sabi si Insania yung kumukulit kanina. Edi, tayo naman. Nisha, matutos back dito sa may tore. And papalag naman daw. But there's the magic step from Dark Mago. Slight of fist. But Nisha, ino-outplay yung Beastcoast dito. Schofield, ops, wala nga lang siyang mana. Tamang suntok muna. Pero Fairy Fire will be used. At naku po, Nisha. Wow. Ang makakakuha pa ng kill. Edi 2 versus 1. Wala naman siya pakidon. Parang magiging double kill pa nga ba? Okay, but there's a glimpse back and Nisha is going to be fine. And samantalang sa baba, grabe. Nabigyan din si Stinger. Nakita mo ba yon? May nakita. Kitang-kita, Ate KJ. Eh, grabe ka naman, Nisha. Napakagaling mo mag-computer. Nagamit niya pa yung fog kasi hindi tumama yung searing chain.
ni Dark Mago sa puno. My goodness. At saka kakompleto pa sa Ricardo. Once meron kang mana, he knows na wala nang ibabatong skill. Ito nga si Tiny. There's the help eh. Yun yung kailangan na tulong sana ng isang Ember para makaluwag-luwag, maging maganda yung kanyang situation dyan sa middle lane. Kaso nag-backfire. Yun nga. Sinisha pa nga ang illusion. Nakapatay at ang napatay pa is yung Ember Spirit. Pwede na sana kung yung Tiny yung namatay. Kaso hindi, yung mid pa yung namatay eh. Oo, na-turn around pa eh. Ang ganda pala ng ano dito, yung bagong IO ball. Ganda naman, yellow. Yep. Wala lang, napansin ko lang. Sorry, sorry. Maganda nga yan, lalo na kapag nag-IO ka. Kaso pag di ka nag-IO, okay. Hindi, sorry. Hindi, sorry. Okay, okay, pero tingnan natin, Mikay na pa... Uy, papalag naman daw kahit walang kasama. Mm-hmm. Pero top lane, dito muna tayo mag-focus kasi parang papatayin ba nila si Schofield? Wala, tamang ano, bawas-bawas muna ng HP. And siguro secure muna ng levels, lalo na to si Zai. Kasi once na magka-Rolling Thunder siya, sasakit din naman to. Pero si Nisha muna, KJ, kasi maraming stock. Lamang na nga sa mid, ang dami pang stock. Wala talo. Okay, pero mahuli nila si Zai dito. But there is the glimpse back, the damage from the Thunder Strike. Is it enough to kill Schofield? Abot na abot sa dulo ng swashbuckle at si Zai ang makakakuha ng kill. Unat kasi may shield crush eh. And again, parating nabibigay etong disruptor dito nga sa Team Liquid as well as the Pangolier. Oh, kaya ba today? One more hit. Meron namang balls. Ayan ka na naman eh. Kanina ka ba, KJ ha? Pero mamamatay naman si Stinger dito. But Schofield is here to help out K1. Boxy. Ang unang mamamatay dito sa Liquid. So it's a one for one trade. But Mikay pumapalag pa naman with that ultimate. But Snappy, naiwan mag-isa dito sa top lane na pagtripan. But Dark Mago nandito din naman with a sleight of fist. And he will kill Insania. But Zai, uy, tumatapang dito up against this Ember Spirit. But Dark Mago, wala naman siyang kill potential dito. 1v1 against a Pangolier. Tingnan mo naman yung net worth dito ng Beastcoast. Lahat ng lane, nahirapan talaga Team Liquid. Swerte na nga lang ni K1 kanina. Nagkaroon siya ng level 6 eh. Ito pero, na, sinugod na. Pero, swerte nga ba? Ito ang tanong kasi parang mahuhuli ata nila, KJ. Wala naman rebound eh. Wala din siyang enrage. Ayun nga, tinatlo pa nga yung mag-isang Ursa. Ayan na nga. Mamamatay nga siya dito, K1. Try and run away, pero wala pa rin talaga. Ba't si Boxy naman ang nakakuha ng kill na yun? Walang magawa. Na-deward pa yung vision nila dito. So, paano na? Sobrang ganda na na-establish na ward kasi. O, Schofield? Okay. Lagot ka. And sa inya, sakit. Nako po, si Schofield panghang nakita dito. And Stinger, parang damay-damay na nga ata to. Meron pa naman siyang dive. Kaso nga lang na-stun ng riba. Ay, hindi siya nakapaggamit nung dive niya. And again, Team Liquid. Mukhang wow. Nang do-dominate na. Papunta na sa one-sided yung game na to. Parang ganun na nga, KJ. Tingnan mo naman yung net worth natin. Wala eh. Sobrang lakas ba naman ang Team Liquid? Top lane, dominating. Nakukuha nila yung kill doon nga sa Snapfire and Phoenix. Tiny. Si Tiny din. Hindi naman siya namamatay halos. So, pero yung mga rotation niya, hindi din ganun kaganda. Speaking of rotation, LV. Yes, there's a rotation from Nisha. Zai, magkocommit na ng Rolling Thunder dito. Yung Enrage, wala na. Ipinaulanan na itong Shadow Race. Insania naman. Nakukuha na Tether pang... I mean, na-save pa ng relocate nito ni IO. And mababaliktad pa nga ata nila dito kasi sinusuntok na si Stinger and he will die. Double kill pa nga si Nisha at masasatic storm pa yung Ember Spirit. There's the Pangolier dying, but Ember Spirit, is he dead as well? That is the question. Aabutin ata ni Mikay na naka-face boots, hahabulin. Wala na siyang Fire Remnant, boss. At double kill na din si Mikay. Mapamid or carry ng Liquid. Eto pa si Nisha. Gagana naman daw. Boxy is here to the rescue with a sustain, but Nisha with a mega kill streak. At very one-sided yung early game natin, KJ. Yun na nga lang sana yung pinakamagandang target na makukuha mo out of Team Liquid. Position 5, hindi pa nila nakuha. Instead, naligtas ni Boxy.
Nag-level 6 pa? Nag-level 6 pa. Nadali pa tuloy itong Ember Spirit. Pero eto na. Ganda ng setup neto. Pero naku po, na-requiem. Don't tell me, mabubuhay pa nga si Nisha dito. Nakapatay pa nga siya, Phoenix Egg. Pero no problem for Team Liquid. E di tatakbuhan. Pero samantalang sa bottom lane naman, K1, kinumitan na ng Rolling Thunder neto ni Zai. Wala siyang enrage at possible mamamatay siya dito pag natamaan pa ng isa pang Rolling Thunder, Swashbuckle, Shield Crush. Ayun na ba ang makakapatay sa kanya? Okay, Kwan, mabubuhay pa naman. Mabuti di tumama yung Shield Crush. Pero magkakaroon na kasi. Goodbye. Goodbye na ata. alam na ni Christine. Ay, ni KJ. Hindi kasi naka-max out na din yung kanyang Shield Crush eh. So, alam na din ni K1 na wala na siya. There's no way out. Hindi mo ma-outrun yung isang Pangolier. He has lots of ways to close and out yung gap dito nga kay Ursa. Dark Mago. Naku, kawawa. Any attempt na ginagawa nila, sila yung nadedelikado. And how would you fight without that Mortimer Skizas, without those damage? Patay ka di ha, Lods. Na the glimpse back, wala na din. It's too late. Tsaka, hindi tumama sa Static Storm. So, I guess that was a mistake from the Disruptor. Sayang naman ang Static Storm. natipan tuloy. Oo, tip-tip lang. Diyan na lang bumawi. Hindi naman na makabawi sa game. Alo, tip grabe. Lang. Oy, trash talk. Ay, hindi naman. Sakto hindi lang. Hindi naman. Pero parang gano'n naman kasi yung nangyayari eh. Pero sa bagay eh, lamang naman talaga yung Team Liquid. Wala naman tayong magagawa dyan. So, pero, tip na lang. Hindi, bumabawi naman yung Beastcoast eh. Ito. Mapupush naman sila ng top at tower. At least. Oh, si K1 is going for that Diffusal Blade. Usually or normally, makakakita ka ng Battle Fury. Pero since Lugi naman na, hindi na kaya kung magba-Battle Fury pa, lalong malulugmok itong Beastcoast. So, why not go for that Diffusal Blade? Pero si K1 ang napabalik dito, KJ. Mortimer's Kisses. Ang ganda naman ng setup dito with that Avalanche on 2. Mikkei yung unang mamamatay dito. Pero yung Phoenix Egg, kailangan nilang takbuhan. Kasi na Fire Spirits at si Nisha dito, but si Zai naman sa gilid. There's a Rolling Thunder, Sleight of Fist. Matatamaan naman si Zai, but I think this is a Rolling Thunder. Patakbo. Takbo. Papalayo. Fire Remnant in, Sleight of Fist, Searing Chains, at mahuli nila si Zai dito. But there is the glimpse back. Kaso na toss, papalapit si Sacred. No need for the Scatter Blast because this Pangolier will die. But speaking of a death, Dark Mago na naman ang mawawala and Nisha is very low. There's a Static Storm. Ang ganda na pag-toss ni Scofield dito. Killing Nisha. Sacred is low but Insania will be the first one to die. Killing K1 but Sacred mawawala din pero hindi pa doon natatapos because Mikkei with a rebound will kill this Phoenix. Yun lang. Sobrang tagal ng team fight na yun. Sa sobrang tagal ng team fight na yun, nabuhay pa. Eto nga si Mikkei and Boxy getting the experience na kahit pa paano, para sa akin, tumabla pa. Eto ang Team Liquid eh. Nisha, sneaky play, getting some heroes sa may backlines and wala, para sa akin, okay na din yun for Beastcoast. Nakakahinga sila ng kaunti laban dito sa Team Liquid kasi kanina pa sila nagfe-fail yung attempt nila na kumuha ng kill eh. Sobrang yaman ng heroes dito ng Team Liquid na ang hirap kumuha ng magandang team fight. Look at that. Ito na nga yung pinakamahirap na core. Eh, parang mamamatay pa ba? Okay, makapag-out pa naman si Dark Mago. Pero nakita mo, tingnan mo naman yung gap. Almost kalahati. Yung difference ng net worth neto ni Nisha and netong Ember. Level 10 si Boxy. Level 9 nata yung Ember Spirit. And you cannot blame Ember Spirit dito sa game na to. Nisha katapat mo. SF pa yung hero. So, luging-lugi ka talaga. Yeah. Early first blood as well. Pero this is a sneaky play para dito sa Beastcoast. Which is, they badly need this Roshan. Yeah. So, tingnan natin kung makakaamoy ba etong Team Liquid with this attempt sa may Rosh Pit. Mukhang wala naman na. So, kahit pa paano, hindi naman idle yung Beastcoast. At saka di mo din i-expect to kaagad. Yep. Hindi mo talaga i-expect to kasi nasa lugi yung Beastcoast eh. So siguro iniisip ng Ursa tapos din kasi Phoenix. So masuslow yung attack speed nito ni Ursa. But of course that Roshan kill is brought to us by Vortex, guys.
Insane niya, makakancel yung TP niya dito because of the steering chains. Kailangan tumakbo, pero wala. And si Dark Mago naman ang makakuha dito kay Insane niya. But samantalang sa mid lane, Boxy together with Nisha. There's the cookie from Sacred, pero hindi nga lang tatama. Avalanche. Matatama na si Nisha dito, pero Beastcoast medyo nagdadalawang isip pa silang pumasok even if they have the AGs because Ursa is kind of far. But speaking of an Ursa, si Mikkei, yung gusto niyang pagtripan dito, pero papalag naman daw si Mikkei with that Unleash. Nandito na din si Boxy for the additional sustains, but K1 papalag daw kaso naubusan ng mana. There's the rebound to hold him down there, and the Ember Spirit ni Nisu Fire Emblem nang out kasi nandito na din si Nisha, pero nasetapan si K1 dito. Naku po, pero si Mikkei unang mamamatay. Makakapatay naman si Nisha dito kay K1, pero nice Rolling Thunder with the Requiem combo with the Swashbuckle. It's going to be a double kill for Nisha, maybe even a triple. But there's a Fire Remnant out naman. Si Dark Mago naka-double damage rune. But Schofield magi-glimpse back. And I think Tiny will also fall. And that's three heroes gone sa Beastcoast. Hindi talaga kaya, Lods. Sobrang baba kasi ng level eh, ng Beastcoast. Paano ka makakapalag? O, oh, Phoenix Egg. Pero ang dami niyan. Daming mag-hit sa'yo niyan, boss. Killing spree na agad for Nisha. Kahit may Aegis, hindi pa rin kaya eh. Kinakait lang ni Mikkei, eto nga si Ursa. Yep. Nakapatay man sila, okay, yes. Pero, wala, pinagla. Sobrang baba kasi ng level eh. Yun, level 9 Ember. Mas mataas pa yung level ng IO. Tsaka walang nagawa yung Ember. May DD man siya, hindi naman siya nakahit. Level gap kasi, etong mahirap kapag level gap eh. Wala ka masyadong damage na madi-dish out sa team fight even with that double damage. Ayun, no. Na-fear din kasi silang tatlo. Uy, laki naman ng ngiti niya ni Nisha. Pero of course, that instant replay is presented by Predator. But look at this, KJ. It's a 10 kills Aba. Na difference. 16-26 yung score natin. 7K gold lead for Team Liquid. Pero mahuli nila si Mikkei dito with a cookie. But Boxy is here to the rescue with a sustain. Hindi din mamamatay. And may BK. May BKB eh. Ito si Mikkei. Kaya sobrang confident niya na din dito na kahit nandun yung initiation, as long as Boxy is nearby, wala din gagalaw dito nga sa heroes ng Team Liquid. So, they could stick together, get some tower, lalo na itong middle lane. Sobrang pwede nang kunin ng Team Liquid. So, if ever man na mag-attempt itong Beastcoast na lumaban, medyo mahirap yon since BKB available na dito nga kay Nisha and Mikkei. Uy, may ginugulungan ata ah. Oo, may nahuli. Nasiring chains. Si Zai dito, pero masastan si Sacred. Swashbuckle tatama dito kay Dark Mago, pero kailangan tumakbo na disarm. Makapag-slight of fist pa naman. Meron naman siyang Fire Remnant, pero inabangahan ng Static Storm with a raise from Nisha. And that's two cores dead for Beastcoast. Yun lang. Ang hirap labanan. One step ahead parati yung Team Liquid dito nga sa Beastcoast. And paano nga ba lalaban? Itong ang Beastcoast, wala silang item, no damage at all. So they might want to go for smoke, get some pick-offs kapag mayroong nagsosolo sa Team Liquid, pero bihira mo kasi sila makita na nakasolo eh. There's always these two heroes na magkatabi every single time. Look at that. Mikkei, well guarded by Insane niya. So just in case, pumunta sila dito. Ang hirap din yan kasi BKB eh. Plus mayroong plus one. So tapos may tatlong magkakasama sa may baba. Ang mahirap pa dyan, if ever you wanted to attempt Mikkei with that BKB, nandyan si Boxy, nandyan yung isa pang hero na daladala niya, kayo pa matatalo sa huli. Gusto ko din yung item choice ni Mikkei dito na hindi siya nag-typical build for a Marcy carry, which is Battle Fury yung inuna. BKB yung inuna niya eh. Kasi alam nila na magiging aggressive nga sila dito para hindi sila magiging passive since SF din yung mid nila. But speaking of mid, yung mid lane naman yung Beastcoast. Ang unang mamamatay, Stinger will just TP out and he will succeed naman sa pag-TP. Kaso ang problema kasi, yung mid lane nila parang makakabawi pa ba to KJ, itong Ember? Parang mas yayaman pa to si Boxy kesa kay Ember Spirit eh. Tingnan mo yung net worth nila, magkadikit na. Pinis na to. Tingnan natin kung makuha nila itong si Nisha sa may team fight.
Pero problema na din kasi ang yayaman na eh. Ang yayaman na dito ng TM Liquid. Taas ng level ni Nisha, 17. Yung level. Pero tingnan natin, kapag nalapitan naman nila, kahit pa paano, nandun pa rin naman yung damage siya pwedeng i-deal out ng physical ni Ursa. Op, kaya ba today? 20 minutes, javelin face boots lang yung item ng Ember Spirit. Pero babawi naman daw si Mikkei yung gusto nilang patayin. But Mikkei, hindi pa siya nag-BKB dito. But speaking of a BKB, si Nisha yung makakapag-set up. Phoenix Egg sa harap. Walang problema, iti babasagin. Pero 4-man smoke, uy. From Beastcoast, ano to? Papalag pala sila. Walang requiem eh. Kaso, na-set upan si Insania ang nahuli dito ng Aghanim Scepter netong Snappy. But, Tiny, mahuhuli din nata dito ni siya. Makakapag-out pa naman K1. Magpa-pop na ng BKB. But Mikkei is already on killing spree at suntukan yung Ursa and the Marcy. But I think K1 pawala na ata yung BKB niya dito. Boxy will die naman. Pero K1 will also die to the hands of Mikkei. And he already has a double kill. Make that 3. And that's 4 heroes gone for Beastcoast again and again. KJ, every clash, lugi ang Beastcoast. Kahit may BKB na, eto si Ursa. Ang hirap din kasi talagang lumapit. Ang hirap mag-burst down. Low level ka. Nandun na yung items needed by Team Liquid and the anticipation. Always ready. Eto nga si Zai with that Rolling Thunder. Alam niya na, pagkabato ng Ursa, automatic nandun yung, naantala yung initiation na gustong gawin ni Schofield. Sayang yung avalanche toss kay Nisha. Pwede nilang mapatay yun eh. Kung hindi lang dahil kay Zai. Kaso ang ganda ng timing ni Zai eh. Pagkatalo na pagkatalo niya, wala na. Tsaka naka-arcane si Nisha. Oh. Ambilis lang ng availability ng skills yes. Niya. Wala. Kailangan tanggapin. Mm-hmm. Pero of course, replay, of course, is presented by Predator, guys. So, 14K gold did na, KJ. And eto, isipin mo kung paano ba makabawi ang Beastcoast or talaga bang tapos na to? Ganun ulit. Ibato nila. Eto nga si Ursa. That's okay. The only way. Kailangan lang talaga nilang kahit papano makuha yung isang core ng Team Liquid in order for them na ma... Kahit kaya, makabawi. Makabawi. Di even out eh. Mukhang malabo pa yun. Mamaya pa yun. Mga tatlo or apat na team fight. Pero, ang question ka nga doon is, paano mo makukuha yung team fight na yun? Kasi walang BKB si Dark Mago. He want... Ayan. At least, meron siyang farming tool. Sobrang hirap niya, Lods. Sobrang hirap. Tingnan 2-8. Kakakuha lang niya ng ma-L. Ha? 16K versus 6K. 6K. Diyos ko po. Pero eto, this time ba, makukuha pa rin ng Beastcoast, yung Ages of the Immortal? Napaka-importante nito sa kanila to stay alive on this game number 2. Bato nila si Ursa, makakuha ng Basher. Basta pang minus 1 lang kaagad si Ursa sa teamfight. Pero oy, mukhang wala na. Too late. And of course, that Roshan kill is brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex. At si Ursa na naman ang makakuha ng Aegis. Pero mamawala na naman isang hero dito, which is si Schofield. But it is going to be a trade. Kaso, I spoke too soon. Nisha already has a double kill. Nabash pa nga yung Ursa. Bye-bye. Dalawang buhay sa set up on second life with a Requiem triple kill for Nisha. And I guess we're expecting that na din naman, KJ. Kasi kahit nakakuha sila ng AG, same lang din yung nung kanina. Ganun pa rin talaga eh. Yes. Wala kasi talagang magawa si Dark Mago, yung Ember Spirit niya dito. Tamang nood na lang. Damay pa. Okay. Pero eto, madadamay pa nga si Sacred. Fini-free hit lang nito ni Nisha. And godlike na walang nakakapigil dito sa Shadow Fiend. Tapos pa butterfly na, no? Paano kaya hahampas? Eto nga si Ursa. Hindi niya na nga halos malapitan. Eto si Nisha eh. Nandun pa yung lifesteal, the buffs. So, it's pretty hard for Beastcoast na labanan ngayon yung Team Liquid. Lalo na hindi talaga sila naghihiwalay. Okay, pero eto. BKB pa eh. Gusto nilang patayin si Nisha. Masiset upan nila kaso na 4 staff lang. And ang sakit
na physical damage ni siya dito. Beyond Godlike na Rolling Thunder in pa from Zion. Dark Mago walang magagawa kundi sumi-step, sidestep lang. But K1 will kill Zai. But there's going to be a buyback from the Tiny. Disarm naman ng bahagya dito si SF. Kaso makapag-BKB pa, Phoenix Egg. Ang ganda ng position dito. Pero papalag naman. It's going to be a dieback. Masisetupan pa nila si Ursa dito with a Static Storm. Pero si Nisha talaga ang ayaw mamatay. Mahuhuli naman nila si Mikkei. Triple kill for K1. At nakakabawi naman yung Beastcoast. Kahit pa paano, pero naku po, hindi umabot yung cookie. Sayang. Sayang. Nasa gilid lang. Gilid na gilid lang. Kasi yun na sana yung pambawi kapag nahuli nila yung SF, mga tatlo pang ganon. Na commit yung buyback, dieback naman etong si Tiny, but still, sobrang ganda ng nakuha nilang kill. Nakuha nila si Mikkei, nakuha nila si Spanglier, buti nila nag-overextend. Overextend, eto nga, sabi ko nga. Lods. Eto nga, nag-overextend man. Eh, nakabawi na sila. Kaso, nagbabawi ulit eto si Sacred. Wala siya magawa. Siyempre, isipin na lang natin. Gusto mong mag-farm. Lalo na, wala yung tatlong heroes. Kaso, Nisha, sobrang huge dito sa game na to. And disruptor pa yung kasamang buhay. Kahit makaalis ka ng onte, ang ganda ng vision ng ating Liquid sa may middle lane. Buti na nga lang, nag-overextend si Zai eh. Kahit wala siyang mana pang swashbuckle out kanina, doon siya nabigyan at nahuli ni Ursa eh. As well as Mikkei. Pero now na walang egg. Siya. Meron siyang Chrysalis, Hurricane Pike, naka-BKB. Ay, I think Butterfly na din ata to. Namatay lang yung Courier. Ah, namatay yung Courier. I think so. Kaya pala. Tapos, he's going for the Daedalus. Talagang nakatayo na lang, no? Sustain from Boxy at saka Aura from Mikkei. So, yun na lang yung panlaban dito at tamang right click lang eto nga si Nisha. Pero mayaman si K1 na. Mayaman si K1. Mamatay lang si Nisha, pwede pa. Pwede pa, pupuso pa eto nga Beastcoast. So, insane niya. Going for 4 staff, syempre, if you wanted to kite down. No po. Eto nga si Ursa, 4 staff is the key to reposition din kung sino tatamaan ng cookie. At yung babato ng... Sinong makakapigil dito kay SF, KJ? Meron pa ba? Meron naman. Pag nalapitan, pag walang BKB, at mauna nilang mapatay kagad ng Beastcoast, etong mga other heroes na pumoprotekta kay SF. Pero by doing that, syempre, kailangan mong mag-survive sa right-click muna ni SF bago mo mapatay kaagad etong support. Lalo na siguro kapag nakapag, ano pa yan, let's say, Ghost Scepter, si Boxy and Insania, mas lalo mahihirapan yung side ng Beastcoast on how to kill those supports na sobrang nagiging annoying sa teamfight. Pero naalala ko ngayon lang, okay, teka lang, kasi masiseta pa natin nila si Dark Mago dito, Schofield with the Avalanche, pero makapag-BKB pa naman si Mikkei at hindi makagalaw yung Ember Spirit na ko, Stinger, makakapag-TP out pa naman, hindi inabutan itong skill ni Marcy, but still, okay lang kasi nakuha na naman yung mid lane dito ng Beastcoast at para na siyang nagiging support dito kay AJ. Mahuli din si Schofield dito. Matutos papalayo pa naman but Nisha is here. Hurricane Pike papalapit kaso si K1 bumabawi naman daw. Insane niya ang makukuha ng Ursa dito. Susunugin nila si Zai but Boxy naguguluhan kung saan ba siya talaga pupunta. But it's okay because Nisha is here and he will kill Schofield. Stinger matatamaan pa ng rebound dito for K1. Nag-blink in, nag-overpower. Kaso nga lang si Stinger ang mahuhuli na naman. And Sacred and K1 cannot do anything but to try and run away. Pero parang may aabutin ata ni Mikkei. At ayan na nga yung sinasabi natin na mahuhuli na naman na si Sacred. Yung damage ni Nisha dito is too much for Beastcoast to handle. Mikkei will die, but again, Nisha proving na tayo lang, hit lang ng hit, kakabuhay lang ng Ember, mamamatay na naman. Triple kill for the SF, pero wala na, pinapasok na dito sa kanilang base. Zai, oh, ingat ka dyan, Lord, stop. Pero sabi stop daw, sabi stop. Tama na lang. Oy! Ganda oy. Na setup. Ganda na setup. Comeback Israel. Pero si Zai, naku, nabuhay pa. Nakapag-swashbuckle pa. And Nisha, wala na makakapatay sa kanya. And look at this. Uy. Tinitro po. Oh, buti siya tuloy namatay. Alam niya din eh.
Okay, lolo, pwede pa. Pwede pa. Nagtitrip pa. Nagtitrip pa yung Team Liquid. Pag ito, namatay si Nisha. Pero Phoenix Egg at na-disarm. Ayan lang. Nisha, makakatakbo pa naman siya. Insania is here. And there's the glimpse back. There's the silence. Pwede pa to? With a mind breaker. Pwede pa ba? Pwede pa laruin. Nantitrip na nga lang tong Liquid. Alam nilang sobrang lakas na eh. Neto ni Nisha. Paano ba naman? Naalagaan. Ang aga niya nakuha yung kill dito nga. Nakakuha ng first blood. Tinulungan. Lakad matatag si Ember Spirit. Anong gagawin ng Ember? And Ember din eh. Laban sa SF. Alam na natin yung resulta kaagad niya. Ganun talaga. Outplayed by Team Liquid. Alam naman natin. Alam eh. Ito eh. Ember Spirit na naman. Sabog. Kawawa na nga. Mas kinawawa pa. Well played. Wala na talagang gagawin yung Ember Spirit dito. Kailangan niya ng BKB. Eh, wala siya. He's going for BKB. Kaso, ino na yung kaya. Oh. Kung siguro after Maelstrom, nag-BKB siya, pwede pa sana, no? Mm-mm. Pero iniisip niya din kasi na gusto niyang gumalaw na gumalaw. Kaso, hindi ka din makakagalaw na maayos. Uy, na-block. Where's his Schofield to blink out? Alam niya yun. May traffic. Wow. Okay, kita ka dyan. Lods, merong sentry. Yung Beastcoast. But, yung Liquid, magpo-push na dito. So, tingnan mo. Ay, buti na lang. Buti na lang. Hindi ako nakahinga nun eh. Kasi mamamatay siya. Possible mamamatay. Mag-crit yun eh. Pili ko mag-crit eh. Oo. Oh. Kaya pa ba today? Beastcoast, patagalin lang na onte. Okay, rebound. Wala naman matatamaan, pero tinapon si Stinger dito. Yun, parang nantitrip na lang ata yung Beastcoast dito. Eh. Pero si K1 papalag pa naman daw. Does have the BKB. Kaso, nagmimiss lang yung hits niya dito. There's the Avalanche to hold Nisha down. But double kill na for Zai. Two cores dead for Beastcoast without buybacks. Phoenix, magbabuyback naman dito. Pero si Dark Mego, eto na naman. Isang race lang sa mukha. Nisha na naman ang makakakuha ng kill. Double kill. At parang pwede na itawag to mga idol. And it's going to be a GG for Beastcoast. 2-0. Very one-sided yung game 2 natin. Team Liquid kasi to eh. Hindi mo talaga maiiwasan yung ganitong scenario. At saka, the last pick SF, sobrang worth it para dito nga sa Team Liquid. And changing the lane of IO and Marcy na ipangtapat sa Ursa, sobrang ma-out damage mo etong side ng Beastcoast. At saka, nakita naman natin kung paano talaga gumalaw yung Liquid ng early stages. Yes. The support duo pa lang na na-force out mo mag-TP. Etong si Ember Spirit sa may middle lane. Same goes with Ursa. TPing doon sa may bottom lane. Zoning out that Phoenix. Doon pa lang eh. Alam mo na na hirap na kaagad sa early. At saka yung outplay din ni Zai and sino ba yun? Insania doon sa may top lane. Napapatay nila yung Snapfire. Walang winning lane talaga sa Beastcoast. So, at least naman, lumaban sila. Nakapag-farm pa. Ito nga si K1. It's just that, hindi na nila talaga kayang habulin kung ano yung lead na nakuha ng Team Liquid ng early stages of the game. Ano yan? Unstoppable na eh. Ito si SM, wala na tayo magagawa doon. Parang lungkot eh. Ang lungkot ng tono na ito. Oo, oh, kasi pero, talo si Beastcoast. Pero, congrats Team Liquid. Iba kasi pa rin talaga yung magiging game nyo, lalo na pag yung mid yung nalugi. Big deal kasi yung nangyari talaga na nakakuha na nga ng first blood si Nisha, namatay pa si Dark Mego sa tool gamit nung disruptor, nagstay sa mid lane at doon siya nalugi talaga eh. Yung naglakad siya, kakatipi niya lang kasi galing siya, nag-regen siya, sobrang baba ng HP niya, namatay siya bigla sa mid lane. So lakad talaga papunta, parang dalawang creep wave ata yung na-miss out niya because of that. Better team lang din talaga yung Team Liquid eh. Kahit, totoo naman. Pero may mga times din naman na ma-outplay mo yung mga good teams. Pero kita mo naman, no? Ganito lang yung ginawa kay K1. Nandun yung dami siya, nag-item siya, pero again, ang dami mong pagdadaanan, mauubos na yung BKB mo, pati yung status resistance bago mo mapatay yung supports. So, meron tayong interview na hinihintay, post-game. So, sino ba ang gusto mong interviewin dito? Gusto ko marinig si Nisha kasi smiling face eh.
Sino yung siya nga? Hindi, kanina kasi si Boxy, ay,